Magandang umaga po sa inyo at magandang umaga din sa lahat ng inyong mga kasamahan, lalong-lalo na yung mga frontliners po natin dito po sa may barangay Midtapok. Nandito po tayo, Kapitan, para iklaro lamang po yung issue na ipinasa sa atin upang sa ganun ay bago naman nating talakayin ay magiging magkaroon tayo ng investigation at sapat na pag-iimbestiga para sa ganun ay matignan itong mga reklamong ito sa inyo pong pamumuno sa inyo pong barangay. Salamat, Kajunard. Magandang tanghali din sa inyo, Kajunard. So, mga issues na yan sa, about sa mga vaccine natin sa mga senior, isa yung mga sinasabi nila na ayaw nilang magpa-vaccine na hindi daw na mabigyan ng pensyon, is hindi totoo yan. Wala kaming takialan dyan sa mga pensyon nila about sa kanila na ganyan. Pero sa kanila yan, may uskaman dyan na nagkukuhan sa kanila. Sa dyan siguro is sa kanila yan na pan. Hindi ko yan na kung ayaw nilang magpavaksin eh, may sarili silang buhay. Yan ay Juan ni Duterte yan na lahat ng mga senior niya, sinabi ni Duterte na magpavaksin. Kung ayaw nila, wala akong kasalanan dyan. Oo. So iklaro natin, yung pagpapavaksin po nila, Kapitan, ay hindi nakakunik ang pagtanggap nila ng kanilang pensyon bilang senior citizen dito po sa inyong pong barangay? Ay, hindi po. Hindi nakakunik yan sa mga pagkuhan nila. Basta sinabihan namin yung presidente nila na lahat po ng mga senior kung kaya may schedule naman sa vaccine, kung ayaw nila, hindi namin mapipilit. May sarili man silang isip. Mas maganda sana kung magpapaksin sila. Baka kung may mangyari sa kanila, baka isisiparan ka. Kung mamatay sila, mas maganda sana kung magpapaksin na lang sila. Kaya yung mga shield nila, yung pension nila, hindi naman ko hinahawakan yung pension nila. So, okay. Kumusta naman, Kapitan? So, dito sa inyong barangay, ilang porsyento na ba ang nakatanggap ng vaccine na mga senior citizen natin? Almost, nasa 80% siguro lahat yung nakabaksin na lahat. Kaya konti naman po yung hindi nabaksinan yan eh. So, kumusta naman po ang ating pagpapatupad ngayon? Dahil mayroon po tayong bagong executive order ng ating mahal na gobernador sa Sultan Kudarat, lalong-lalo na ito pong pag-re-release ng quarantine pass sa mga barangay. So mga ilang pamilya ang mabibigyan po ninyo dito sa inyo pong barangay, Kapitan? So yung galing po kay Gov na EO 17 na dumating sa barangay, isa yung namibigay kami ng bawat pamilya, isang quarantine pass lang po yung maibibigay namin. So, almost mahigit sumubra siguro sa 700 household po yung pamilya dito sa barangay Midtapok. Yun lang po yung maibibigay namin. Isang quarantine pass, isang pamilya. Okay. Kapitan, makakuan po tayo. Sa Likor Ban, Kapitan, kumusta ang pagpapatupad natin kapag may mga, halimbawa, may mga nagbibinta ng mga alak dyan sa mga tindahan? Yun po ang kwan, yung nauhuli namin na nagiinom, lalong-lalo na po kung nakainom na, alam naman po nila na lahat po na may store, binibigyan namin yan ng kwan. So, lahat dyan sa kanila, pinapaskilan namin yan, bawat store, na bawal po yung magbinta ng alak ay liquor ban. Kung minsan may makalusot din, yun, pinaparusahan ko dito sa barangay, libor o ano yan, ay makatikim talaga.
kahit yung may store, tinatawag namin dito. Kung may makalusot talaga, obligado talaga, may panalagutan dito sa barangay. Alam mo, Kajunard, sa isang araw, hindi ko alam, kahit tinanong ko kung saan bumili yung tao na yan. So, nakatikim dito ng palo. Pinalo ko talaga, kahit idimanda nila ako, eh ako naman po yung makukulong dyan. Kung hindi ko paluin yung tao na yan. So, okay. Yan lang po, Kajunard. Okay. Kap, nakita natin na may mga solar street lights tayo dito sa inyo pong barangay. At pwede ba nating malaman, ito ba yung mga solar street lights na ibinibigay o ng LGU ng Lambayong, katulad po ng nangyari sa mga ibang mga barangay na nilalagay po yung mga ilaw galing sa LGU ng Lambayong? Hindi po yan na galing sa kay Mayor yan. Yung kay galing yung kay Mayor, dito lang sa highway namin, sa highway namin dito sa pasado sa Main Highway. Yun po kay Mayor. Yung sa amin naman po is galing yan sa 20% namin. Yung ilaw na yan is 55 pieces yan na pamimigay namin sa bawat purok. Yan na ilaw. Yan po kumpon namin sa kasamang kong mga kagawad. So, nagtulong-tulong na lang kami na sinurbi po yung malagyan ng ilaw sa bawat purok. Yan po, may bali 9 purok siya is bali 55 lahat. So, mahati-hati yan, Kapitan? Opo, opo. Mahati-hati yan, Kajunar. Okay. At ito pong sabi po ninyo kanina, nabanggit po ninyo, mayroon po kayong ginagawang inisyatibo at bumili kayo ng inyong motorsiklo at gagamitin para sa patrol bipats ba tawag yan? Opo, opo. Nung nag-meeting kami, nag-session kami, so, kawawa naman yung mga bipat na naglalakad kasi. Ito naman yung mahaba kasi itong barangay Midtapok. Pahaba ito, kaya kung minsan nagpapatrol sila, naglalakad lang. So, naisip namin sa council ko, nag-usap-usap kami na ipagitan na lang po yung bipat na kahit pagsakyan lang na top-down na motor na rescue vehicle na yan na bipat patrol, para masaya din yung mga bipat na nagpapatrol para hindi naman sila mapagod na maglakad. Bali, gusto lang natin malaman na Kapitan, na bali ilan po ang naging budget ninyo dito? So, mahigit na 80,000 plus yun na Kajunard yung budget namin na kinuha namin sa D-Dream. At Kapitan, pagkakataon po ninyo, manawagan sa lahat ng ating mga kababayan dito po sa barangay ng Barangay Midtapok. Mga kabarangayan, ito lang po yung masasabi ko sa inyo, no? Mga kabarangayan, sa lahat po na kuwan natin, gusto ko na ipaalam sa inyo yung health protocol natin, no? May social distance tayo, bawal po yung gathering, di kurban. So, yan po ay yan po ang naparating namin, pinarating na sigub ting sa atin sa EU-17 niya. Kaya magsunod tayo sa protocol na yan, kaya mahirap na. Kami po yung mga barangay official is sana po makisama kayo sa amin, kay mahirap na, kay mas mahirap ito noon yung pinapatupad ni ating mahal Pangulong Duterte sa tukhang. Ngayon na itong naman itong pandemic, kung hindi kami sumunod sa patakaran, kami po yung makukulong na barangay officialis sa barangay. Yan ang mahirap sa atin. So, ayan, sumunod po kayo sa health protocol na yan. Yan lang po ang masasabi ko sa inyo, mga kabarangayan.